Ito po unta nating isasalang na coins ay isang coins na napakatagal na po ito at meron po itong history. So ayan ho. Makikita po natin si Ferdinand Edralin Marcos. Ito po ay naging presidente ng ating Pilipinas sa matagal na panahon. Matagal po siyang nanilbihan sa bansang Pilipinas o sa ating bansa at siya po ay kilalang kilala na magiting at matalinong presidente at the same time, siyempre mapagmahal sapagkat bagamat sa iba ay maraming nagsasabi na siya ay gumawa ng masama pero sa aking paniniwala hindi po naman. Ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho bilang isang presidente. Okay? So tuloy po tayo mga kaibigan. Ang isang coins na nakikita po ninyo sa inyong mga cellphone o screen ay ang bagong lipunan. 1975 at ang presidente po dyan na nakalagay ay si Ferdinand Edralin Marcos. Siya po ay isang pure na Ilocano, taga Ilocos. At nakapag-asawa po siya ng isang magandang Bisaya na babae na si Emilda Romualdez Marcos, ang aking kababayan. Tagaliti po yan mga kaibigan. Sila po ay nanungkulan ng mahabang panahon sa bansang Pilipinas. So ayan ho, tinan po natin ang kanyang likuran. Ang kanyang likuran ay nakalagay Republika ng Pilipinas, 5 pesos o 5 piso. So ayan ho, makikita po natin napakalinaw. Uncirculated coins po ito. Ito po ay ating inalagaan sa mahabang panahon sapagkat bilang pagmamahal sa ating mga lumang barya, nais natin ipakita na sa mga darating na henerasyon ay meron po silang makikita ang mga baryang ganito. So, okay. So, ayun ho mga kaibigan, 5 piso po yan ha. At atin pong alagaan sapagkat ito po ay mahal po natin bilang souvenir sa ating mga nakaraang mga panahon. Meron po tayong baryang ganito kaganda. Okay, so ang mga presyo po nito ay atin pong alamin bagamat meron pa tayong idea kung magkano po ito pero nais po nating ilahad lahat, pangkalahatan at alamin pa yung ibang mga presyo at mga detalye upang kayo po ay magkaroon ng impormasyon. Hindi lang basta-basta pagpapakilala, ito po ay ating tinatalakay din ang mga history po nito para meron kayong idea sa mga nakaraang panahon. Okay, so ayan ho, 5 piso coins mula kay Ferdinand Edralin Marcos. Ito po yung napakatalinong presidente mga kaibigan. So punta po tayo sa kasunod. Ito po naman ay ang ating bansang bayani kay Dr. Jose Rizal. Ayan, si Dr. Jose Rizal po ay ang ating pambansang bayani. Siya po ay nakatira sa Calamba, Laguna at nandiyan po ang kanyang bahay na pwede po gawing o pwede po nating mapasyalan at libre po tayong magpa-picture o mag-picture doon sa kanyang bahay at bilang pagmamahal sa ating butihing bayani. Ayan, 1 piso coins. Ito po ang ating papakilala, ito po yung mga lumang coins natin, solid. Ito po ay puro-puro coins ng Pilipinas at nais po nating ipakilala sa inyo. So ayan, muli, 1 piso coins by Jose Rizal. Makikita po ninyo ang kanyang mga design ay kumpleto-kumpleto. Wala hong damage, although may kalumaan na siya pero nanatili pa rin siyang maganda ang kondisyon. So ayan, tingnan po natin ang kanyang likuran. Ang nakalagay ay Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kanyang year ay 1974. Ayan o mga kaibigan, mga collectors. So kunting kalaman lang po, si Jose Rizal ay ating pambansang bayani at siya po ay pinatay ng mga Kastila sa Lunita. At pag kayo po ay pumunta sa Lunita, meron kayong makikita bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kaya siya po ay ating naging bayani sapagkat sa kanyang paniniwala, pinaglaban niya ang kanyang paniniwala laban sa mga Kastila. Ayan ho. So yan po ang ating kunting kalaman kay Dr. Jose Rizal. Siya po ang ating pambansang bayani. Nakatira po sa dati sa Calamba, Laguna.
andyan po yung kanyang bahay. Okay, so ayan. Sunod. Ito po naman ay isang uri din ng Philippine coins o coins ng Pilipinas. Ayan. Ang kanyang year ay 1972. Ayan, 25 centavo. Sa mga kolektor po dyan na naghahanap po ng ganito, ay pwede po tayong mag-usap sapagkat ako po ay mayroon pong ganito na 8 piraso po yata ito. Hindi ako nagkakamali. Ayan. So, 1972, 1974 coins, 25 centavo. Ayan po, ang nakalagay sa kanyang harapan ay si Juan Luna. Ayan ho. Maganda pa rin po ang kanyang kondisyon kung ating makikita at ating titingnan, mga kaibigan. Ayan, ayusin lang po natin. Ayan. 25 centavos kay Juan Luna. Ayan. 1974 at 1972. So kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ko ng ganito, ay pwede po nating mapag-usapan. Ayan ho. In good condition pa rin po siya. Although ito ay naging circulated na, pero nanatiling maganda ang kanyang kondisyon. So ayan ho. Sa mga nagkakapagtangkilik ng ganito, atin pong ingatan sapagkat sa mga susunod na mga pagbibidyo natin o sa sunod na pagtatalakay natin ay atin pong alamin ang mga presyo. Atin po munang hinahanap ang mga kaukulang impormasyon dito upang maibigay po sa inyo ang mga detalye. Okay, so next. So, ito rin po ay coins ng Pilipinas kay Dr. Jose Rizal Paren. Republika ng Pilipinas, 1 peso kay Dr. Jose Rizal. So, ayan, medyo maganda pa rin ang kanyang kondisyon, pero pwede po siyang gawing koleksyon lamang pan-display sa bahay sapagkat ito po ay ating alaala sa ating pambansang bayani. Ayan, so sa kanyang likuran nakalagay ang bagong lipunan, Bangko Sentral ng Pilipinas, may taon na 1982. So medyo may katandaan na rin po ito. Meron po itong mga halaga o presyo po. At atin pong hahanapin yan sa mga susunod na mga pagkakataon ay ilalad po natin. So mag-antabay lang po kayo, mga kaibigan. At ilalad po natin ang mga impormasyon tungkol dito. Okay, so next coins. Ito naman po ay isang uri ng coins na ginawa o mayroong year na 1989, Republika ng Pilipinas. Kay ano to? Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, kung hindi ako nagkakamali. So sa mga kolektor, alam nyo po ito. Ayan o. Ang ating coins ay isang uri ng coins na may nakalagay na Republika ng Pilipinas sa harapan. At kay Andres Bonifacio, ito po ay may year na 1989. Sa kanyang likuran po ay may nakadrawing na isang puno ng nyug, 2 piso, at may isa